Kung naghahanap ka ng restaurant na may magandang view ng Taal Lake and Volcano, isa sa mga maaari mong i-consider ay ang Tanawin sa Gulod, isa sa mga bagong establishments dito sa Bayan ng Alfonso, Cavite. Pero dahil malapit lang ito, pwede mo itong sadyain kung manggagaling ka sa Tagaytay at madadaanan mo rin ito kung papunta kang Batangas. Sa video na to, samahan nyo kaming tikman ang ihahaing pagkain at view ng Tanawin sa Gulod. Hey there, poor traveler! We're Vince and Josh. Parati kaming sumusuyod ng mga affordable destinations na mapupuntahan, pero paminsan-minsan gusto rin naming i-treat ang sarili namin kahit medyo hindi pasok sa usual budget range namin para malaman kung talaga nga bang worth it. Before we begin, don't forget to subscribe to our channel and ring the bell to get notified when we upload new travel videos. Sa totoo lang, nagulat lang din ako dito. Ngayong taon lang nagbukas ang restaurant na ito, kaya hindi ko to alam. Dahil ilang buwan din akong hindi napadaan sa area na to at the time, agad ko itong napansin at sinabi sa sarili ko na kailangan ko itong masubukan. Nang kami dumating, una sa kumuha ng atensyon namin ay ang campsite na katabi lamang ng main building. Ang spot na to ay overlooking the lake. Pero dahil medyo maulan nung time na yon, hindi muna namin tiningnan ang pinagmamalaki nitong view at dumiretso kami agad sa restaurant. Bago pumasok, kailangang sundin ang usual resto protocol like pag-check ng temperature and pag-register. Pagtapak namin sa loob, sinalubong kami ng maaliwalas na atmosphere. Malalapad ang mga bintana, kaya naman labas-pasok ang hangin at hindi ka matatakot na mag-amoy ulam. Pinoy na Pinoy ang disenyo ng interior. Gawa sa kahoy at glass ang mga furniture. Tatanuin ka ng staff kung gusto mo dito sa main building or sa isa sa 15 kubo sa labas para mas may privacy ka. Pero kami, dahil nga umuulan, mas pinili na lang namin na dito na lang sa main restaurant. Matapos kaming bigyan ng table, naupo kami kaagad at tiningnan ng menu na punong-puno ng mga options kaya medyo mahirap pumili. Pero ang vast majority ng kanilang ino-offer ay Pinoy dishes. May mga appetizers tulad ng lumpia at ensalada at merienda na mostly pansit. Pero dahil nagmamadali kami, dumiretso na kami sa main course. Tinanong namin si Kuya Waiter kung ano ba yung mga best sellers nila. At ayon sa kanya, ito ay ang adobo ng gulod na gawa sa pork, sweet and sour lapu-lapu, chicken lollipops with salted egg, at syempre, bulalo. Kaya yun yung mga in-order namin. Sa lahat ng ito, pinaka nagustuhan namin ang chicken lollipops na composed of 6 pieces ng crispy fried chicken served with salted egg. At dahil nga umuulan at malamig nung time na yon, welcome na welcome din ang init na dala ng bawat higop ng bulalo. Tender naman ang karne nito at may kasama rin itong bone marrow. May lahok din itong beans, cabbage, and corn. Sa kabuuan, most ng in-order namin is like your typical lutong bahay fare. Don't expect anything innovative that would set it apart from other Pinoy restaurants of its kind dito sa area na to. Pero kung tulad ka ng nanay ko na ang parating hanap ay ang pamilyar na lutong kinalakihan niya, maaaring para sa iyo to. Hindi na kami nakapag-dessert dahil biglang huminto ang pag-ulan nung maubos namin ang mga ulam, kaya naman attack kami agad sa labas. Sa totoo lang, medyo mahal ang presyo dito kumpara sa ibang mga kainan. Pero isipin mo na lang na kasama sa binayaran mo dito ay ang access sa mga lookouts. At talaga namang breathtaking ang view dito. Dito sa tabi ng mga kubo, maganda na kaagad ang view. Pero huwag niyong i-miss yung campsite dahil mas maganda pa ang makikita mo doon. May hagdan to your right that will lead you there. From here, masasabi ko na isa ito sa may pinakamagandang view sa mga nakainan ko dito sa Alfonso o maging sa Tagaytay. Sa kaliwa ay ang temperamental na Taal Volcano na napapalibutan ng kalmadong lawa. Sa kanan naman, nakikipaglaro ang mga ulap sa mga ridges ng ancient caldera. Ito yung sinasabi na view pa lang, ulam na. Or sa case namin, view pa lang, panghimagas na. Itong area na to ang nagsisilbing campsite. Pwede kang mag-pitch ng tent at mag-overnight dito under the stars. Ito yung rates nila. Kung wala kang sariling tent, pwede kang mag-rent for 800 pesos per tent.
Pero limited lang ang available na unit, so ipareserve mo siya in advance. Kung ayaw mo namang kumain sa restaurant or mag-camp, and gusto mo lang ma-enjoy ang view, pwede kang magbayad ng entrance fee na 100 pesos. Pero tandaan, you don't need to pay the entrance fee kung kakain ka naman sa restaurant. Normally, bukas ang tanawin sa gulod daily from 8 a.m. to 8 p.m. But because of the constantly changing quarantine rules, it's best to call in advance or tingnan yung Facebook page nila to check kung ano ba yung latest schedule. When is the best time to visit? Weekdays. Dahil nagsisimula nang sumikat ang resto na to, mas maganda na iwasan na lang yung mga oras na maraming tao. Pero kung hindi mo talaga ma-avoid ang pagbisita ng weekend or holiday, try nyo na lang na agahan because they don't take table reservations. May parking area ba? Meron. There's one in front and meron din paakyat papasok. May ramp sa side that will lead you to the parking area katabi ng campsite. In our next videos, we'll be taking on more restaurants in Tagaytay and surrounding areas. You don't want to miss those, so don't forget to subscribe and ring the bell to get notified when we have new uploads. Kung kailangan mo ng mas maraming information tungkol sa pag-travel around Tagaytay and other destinations near Manila, you'll find comprehensive travel guides with sample itinerary sa website namin, www.topertraveler.net, or check out the links in the description. Kung meron kang tanong, gamitin mo lang yung comment section below. You can also follow us on Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, and YouTube. Just look for @thepoortraveler_L. At kung meron kang Spotify account or Apple Podcasts app, follow nyo na rin kami and mag-tune in sa The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every food trip worth it.